Dinaluhan ng ilang diplomats, government leaders, business leaders at miyembro ng Filipino community ang diplomatic reception sa Jakarta, Indonesia. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Embahada ng Pilipinas para sa 126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Bansa. Pinangunahan ng Minister ng Environment at Forestry ng Indonesia na si Siti Norabaya Bakar kasama sina Ambassador Gina Hamoralin at Ambassador Joy Quintana ang ceremonial toast. Happy National Days, good luck for the present and for the future of the Philippines. On behalf of the New Zealand mission to ASEAN, wishing the Philippines warmest congratulations on the occasion of its Independence Day and best wishes for the bright future. Isa sa mga highlight ng okasyon ay ang pag-display ng isang triptych painting na permanenteng mananatili sa embahada. Makikita sa likod natin ang triptych painting by Rose Cameron. Ginawa niya ito specifically para sa Philippine Embassy, Jakarta, para sa okasyon ng 126th Philippine Independence Day at para sa 75th bilateral relations ng Indonesia at ng Pilipinas. This painting is titled From Mothers to Daughters. It is done in three panels, speaking about the tradition and the power of friendship and love between mothers and daughters and between countries like Indonesia and the Philippines. Isinagawa rin ni Ambassador Gina Hamoralin ang pag-turnover ng mga librong donasyon para sa probinsya ng Aceh. Ang mga librong ito ay galing ng National Commission for Culture and the Arts na suportado ang pagpapalaganap ng kulturang Pilipino. One of my projects here is to really promote relations between Philippines and Aceh. That's why in today's event, turnover of books of Philippine history and culture to the Wali Nagar of Aceh so that young people of Aceh be able to know about Philippine culture through our books. This is very valuable that the Achenese will learn more about the culture of the Philippines and that will enhance the future friendship, brotherly friendship between the people of the Philippines and the Achenese. Hinarana naman ng Lakbay Duo ang mga bisita ng diplomatic reception. Kumanta rin ang soprano singer na si Anne Louise. Nagtanghal din ang Pinoy singer na si Kier King na gumagawa na ng sariling pangalan sa Indonesia. Para sa TFC News, Wendy Palomo, ABS-CBN News, Jakarta, Indonesia.